So ito yung normal na mga deduction sa paycheck dito sa Amerika. Morning guys, ito ang aking breakfast. Alah, natulog. Ito ang aking breakfast. Tcharam! Isa lagyan natin ng butter, isa Nutella, coffee. Ay, ang dami pala nang hihingi ng update dun sa LASIK, no? Palisik ako ng mata, diba? Lakas ng hangin baka gabi, guys. Duyan. Natumba, pero buti yung grill ko hindi tumumba. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. And for today's video, sasagutin na natin yung mga comments nyo sa previous video. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang dito, ako po si Vince, Filipino, living the American dream, at gumagawa ko ng mga Boy America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung bell icon para updated ka kapag may bago akong upload. Ano ba yun? Bakit hinihingal ako, guys? Ano ba? Ang hirap mag-Tagalog kaya. So nag-upload ako ng vlogs every Saturdays, 12 to 1pm Manila time. And again, sinasagot natin yung mga katanungan nyo sa last video. And sorry pala guys, wala tayong masyadong ganap today kasi lately nag-uulan at ang lamig na guys. Alam nyo ba, ngayon ay 58 degrees Fahrenheit. Alamin nyo na lang kung ilan yung sa Celsius. Pero again, Fahrenheit kami dito. Ang lamig na. Pero labas pa rin ang labas, no? Wala lang ganap today. Kasi nga ang lamig at nag-uulan lately. Pakita ko sa inyo yung labas. Tignan nyo naman, ang lakas ng hangin kagabi guys. Pati yung mga upuan ko sa backyard ko ay naglilipad na. Tumba-tumba yung mga ano ba yun. So yun na nga guys, sagutin na natin yung mga comments nyo dun sa last video. Andrew Ricaro, nakakahilo yung camera, ha ha ha. Sorry naman. Diba? Ayun na nga eh, tinry ko ayusin yung camera ko guys. Kasi yung pala, all these years, naka-off pala yung stabilization. Pero ang gulo pa rin ang camera, diba? Kailangan naka-turn on yung stabilization, which is naka-off siya. Ano ba, hindi ako nagtitingin ng settings. Sana hindi na siya ganun ka-shaky. So yun, Andrew Ricaro, salamat. Sorry naman. Nurse Maria, 2358. Yeah, hey, first, Sir Vince, nasa Maryland na kami now. Salamat din sa mga tips mo. Ask ko lang kasi new driver ako at kuha pa lang ng car. Anong car insurance ang advice mo for me? Thanks! First of all, congrats! Welcome to the US of A. Wow! Congrats! Ano? Welcome to the US, Nurse Marian! Ask ko lang kasi new driver ako, kukuha pa lang ng car. Anong car insurance ang advice? So ito, alam ko, binanggit ko na siya before sa mga previous vlogs. Anong, paano kumuha ng car insurance? Siyempre, online-online lang, diba? Ito tip ko sa'yo. Kumuha ka siguro sa mga 2 to 3 quotes. Kuha ka ng 2 to 3 quotes sa magkakaibang kilala or yung reliable na car insurance or insurance agency. Magtanong-tanong ka. May distract ko, may paru-paro sa labas ng ano. Butterfly ba? Or moth? Moth! Ano yun? Moth! So ito, tip ko sa'yo. Kumuha ka ng 2 to 3 coats. Coats. From, ano, hindi raincoat. Q-U-O-T-E-S. Kumuha ka ng coats. Or coat. Or yeah, 2 to 3 insurance agencies and compare. Siyempre, ko-compare mo yung mababang premium, pero maganda yung coverage. Ano ba yung coverage? Ano yung coverage nung ano, nung insurance kapag nabangka ka, ganyan, magkano up to what limit, and ano yung features, ano yung additional, yung mga rider, yun yung tinatawag sa insurance, diba? Kung magkano yung limit nila. Meron ding mga ganito pala, guys. Ah, guys, Nurse Marian. Let's say nasira yung kotse mo and they need to fix it. Kung saan mang aayusin yung kotse mo. Meron coverage na pwede ka nilang pahiramin ng kotse for free or with a small fee. Parang ganun. May mga ganun dito. Kasi syempre, paano ka, hindi naman uso commute dito, diba? Lalo, I don't know, sa suburb. Pero kung nasa downtown ka sa mga city, doon syempre may mga bus, may mga train. Pero dito, uso talaga yung ano, magdadrive ka talaga. So kapag inaayos yung kotse mo, merong ganung coverage yung ibang insurance agency na merong kotse na papahiram sa'yo for free or with a small fee. Parang gano'n. You might wanna consider that. So again, going back sa pagkuha ng, or yung pagkuha ng insurance, kuha ka ng 2 to 3 agencies, 2 to 3 insurance agencies, and pwedeng ask mo yung family mo or yung friend mo kung saan sila. Pero minsan, hindi rin yun reliable. Kasi, bakit? Kasi minsan, meron kang mga kakilala na hindi rin naman ganun maalam sa insurance. Basta kuha lang ng kuha ng insurance. Ah, mura dito. Pero kapag nasiraan na, parang hindi pala ganun kaganda yung coverage nila. So, ang gawin nyo nga, kuha kayo ng, paulit-ulit ako, diba? Pero, important talaga yun na mag-compare kayo kapag kumuha na kayo ng quote, ano yung coverage. Hindi, ibig
sabihin na mura yung premium or yung monthly na binabayaran nyo sa insurance is yun na. Mura nga yung insurance nyo. Hindi naman ganun ka reliable. Let's say masiraan ka sa interstate or sa highway. Mahirap. So, kailangan maganda yung coverage. Yun yung pinaka-importante. Magkuha ka ng maraming quote tapos libre lang naman yun eh. And then mag-compare ka. Arnold Booker, hello bro, sorry naman, nahirapan ka pa magsalita or magpaliwanag about that issue being black, Asian or what, but you're good man, speak out. It's a free world, ha ha ha. Lipat na kayo dito, babait na mga tao, promise. By the way, andyan kami, West Chicago every week, dyan yung nilalaroan ng basketball natin ngayon eh. Magkikita din tayo dyan bro, puntahan kita sa inyo. Yun eh, kung tumatanggap ka na stranger sa bahay mo, o hindi ka na stranger. Hintayin namin yung libre mo, ingas bro, stay blessed, God bless. Basta magdala ka ng ano eh, ng iinumin mo. Hindi, joke lang guys. Arnold Booker, idol. Sige, West Chicago. Malayo-layo rin sa akin yung West Chicago eh. Pero yung nilaroan nyo last time, I think medyo malapit. Hindi malapit, pero it's less than an hour drive dito sa akin. Just let me know. Shot. Joke lang. Joke. Regarding dun sa speak out. Oo, mag-speak out tayo, pero ano, sa tamang panahon. Yanix Opao Palermo. Kwento mo din ang experience mo sa LASIK, sir. Buong buhay ako, nagsusuot ng eyeglass. Gusto ko ma-experience ang buhay na di na kailangan magsuot ng eyeglass. So yun, Yanix Opao Palermo. Ayan, naka-LASIK na ako, guys. Ano na tong mata ko? Naka 4K HD. What? Feeling. Ayan. Ang weird lang na itsura ko kasi sanay lahat ng tao na meron ako salamin. So mukha akong, hindi ko alam, mukha akong goldfish. Goldfish. Pero ganun talaga, guys. All my life, I've been wearing my glasses. Hindi mo all my life. Pero parang ganun na rin. More than half ng buhay ko. Kailan ba ako nagsalamin? Grade 5 yata eh. Oo, grade 5 pa lang yun, guys. Nakasalamin na ako. So parang buong buhay ko na nga. And then, medyo kita lang yung eye bags ko. Yun yung concern. Pero ganun talaga. Iba, ito na nga yung experience. So yung experience ko nun, as in mabilis lang siya. Parang less than 5 minutes per eye. For 5 minutes din, hindi ko alam. Basta mga ganun. Ala, nagkaka-amnesia na ako. Hindi ko pa ba sinir to? Hindi pa yata, no? So yun yung experience ko. Pagpunta ko doon, ganyan. Sa oras na pumunta ko doon. Maaga yun eh. I think mga 9 a.m. Tama ba? 9 or mga 10. Basta maaga yun. Pangalawa yata or pangatlo ko sa ililasing. Ganyan. Nakapila, ganyan. Kasi mabilis lang siya. Tapos habang nag-aantay, merong ano, merong sa, dun sa waiting area nila, merong screen, merong do's and don'ts, yung mga expectation, during and after the LASIK surgery, ganyan. Anyway, fast forward, nandun ako sa loob. Tinanong ako ng doktor, tinanong ako ng surgeon, can you tell me what time is it? Ganyan, ganun yung accent. Can you tell me what time is it? Can you tell me? Hindi ganyan. Can you tell me what time is it? Yung nasa clock nga. Sabi ko, eh kasi tinanggal na yung salamin, di ba? Sabi ko, duh. Duh, doc. I can't see. Hindi, pero sabi ko, I can't see. That's why I'm here. Tapos sabi ng doktor, yeah, that's why we're here. Ganun. Tapos, nung pinahiga na ako kasi higayin, guys. Tapos, ang bilis lang talaga niya. Tapos, ina-explain, parang may recording ba? Our patient, Vincent Leonardo. Yung parang ganun yata kapag operahan eh, meron silang binibigkas. Ganyan. Vincent Leonardo, ayun na. Punta na. Nilagay na yung ano ko. Sabi niya, titingin ka lang dyan. Ay, sabi nila, tingin ka lang. Tagalog talaga. Hindi, joke. Sabi nila, just look at the green ba? Green light? Laser light. Green light and red. Don't move. Ganyan. Ay, tas by the way, nilagyan nung ganun yung mata ko, guys. Yung ganun talaga. Parang hindi mag-close. Yung parang ganun. Nakaganun, no? Alam mo yun, parang sa Final Destiny. Hindi, joke lang. Parang ang scary actually. Kinakabahan ako nun eh. Kasi hindi ko alam yung na-expect. Siyempre, na-expect ko luminaw. Pero, I don't know. Kakapanood ng Final Destiny. So, pag ganun. Tapos, ayun na. Nararamdaman, may pinatak pala muna na ano, na parang numbing. Anesthesia. Hindi ko alam. Basta, medyo hindi ko naman naramdaman. Meron ng gumano na laser light. Green tsaka red yun. Nararamdaman ko may ginagawa sila sa mata ko. Pero hindi masakit. May weird feeling lang. Na parang ini-slice. Hindi ko alam. Parang ganun. Pero hindi siya masakit. Bigla habang, inga, walang pakiramdam. Naamoy ko, amoy sunog. Kasi laser nga siguro. Malam mo, sinusunog. Hindi ko alam. Naamoy ko, medyo, syempre, kakaiba yung amoy. Tapos na. So, kinlose nila. Kay kinlose ba? Oh yeah, parang naka-close mo na. And then next eye naman. Bam. Ganun din, same procedure. After nun, pinagpahinga lang nang mabilis lang. And then, sa ano, kaya na. Ganyan. Tinayo na ako ng mga nurses or kung mga assistant niya nung doktor yata. Tatlo sila sa loob. Yung surgeon, tas dalawang parang eye assistant. Eye assistant! Hindi ko alam. Basta yun, pinatayo ako. Tapos sabi, open your eyes. Huwag lang masyadong malaki. Open your eyes, but not too big. Not too big! Basta yun, open your eyes. Can you tell me what time is it? Hala guys, naiyak ako sa totoong buhay. Hindi,
totoo na kayak sa kakaibang feeling, alam mo yun. What more siguro yung hindi talaga nakakakita, tapos first time nila makakita. Alam mo yung mga ganung viral video sa Facebook or sa social media na yung mga yung hindi nakakarinig, nakakarinig na, yung mga hindi nakakita, nakakita bigla. Ganon yung feeling, guys. What ako nga, nung tinanong ako, what time is it? Hala, nakita ko yung oras. Ang layo-layo nun. Kasi kapag mataas yung grado ko, guys, bago ko ilasik, ang grado ng mata ko was 500-475. Ganon kataas yung grado ko, guys. As in, literal, parang bulag na rin. Kasi kapag wala ko salamin, hindi ko na makikita. Kita ko lang yung na may tao, pero hindi ko makikita yung facial features. Yan, ganyan. Malabong-malabo talaga. Literal, hindi ako makapag-drive, hindi ako makakalis ng bahay pag wala ko sa salamin. Going back, tinanong niya ako ano oras. Hala, nga naiyak. Tapos sabi nila, di lalo ko naiyak. Sabi ng nurse, parang niyak ako. Sabi nila, gumanon pa. That's why I love my job. Kung ganun yung nurse. Sabi ko nila, because I've been wearing my glasses my whole life. It's life-changing. Kung ano yung pre-sabi ko dun. Pero anyway, tapos ayun na si Commander, nag-aantay sa labas, mapirma lang ako kasi, ay, hindi pala siya libre, kailangan pala bayaran. The joke, siyempre before yun. Tapos, paglabas ko na, meron ng goggles na binigay, ay wala sa kabilang kwarto pala, na kailangan mo siyang i-wear for 1 week, pero sinuot ko sa 2 weeks. Tapos, kapag lalabas ang bahay, para may UV protection, meron ding sunglasses na buong mata covered. Yun. Ano pa ba? And ngayon, so far, so good. Medyo na-notice ko lang na meron pa rin astigmatism. Yung alam nyo yung kapag nababasa nyo siya, or let's say may ilaw sa labas kapag nag-drive ka sa gabi, yung parang nag-ano, hindi blurred eh, pero parang may, ano yun, bokeh effect. Bokeh effect sa photography, ganun. May ganung effect. Pero sabi nila, since mataas yung grado ko, it could take 2 months bago daw ma-fix talaga. Parang yun niya yung natural healing period ng eyes ko. Let's see. Kasi kung hindi, tawagan ko daw sila and I don't know kung iaayusin. Pero what's important is, ang linaw niya na. Weird lang na itsura ko. Parang pumang. Joke lang! Pero hindi. So ayun, yun. Yanix o Pau Palermo. That's the journey. J9128. Hi Sir Vince, magpapakasal kasi kami na asawa ko dito sa Pinas. US citizen siya. Can she apply for petition kahit nandito siya sa Pinas? Or need niya umuwi ng US muna para dun siya mag-file ng petition? Salamat po, more blessing to come. Alam ko, pwede siyang mag-file. Kahit nasa Pilipinas siya, US citizen naman siya, pwede siyang mag-file maski nandyan siya. So pag-file naman, I know merong way online eh. Pero syempre, huwag siya mag-overstay dyan sa Pilipinas. Unless, ano ba siya, dual citizen or something? Hindi ko masyado alam yun. Pero kung US, let's say hindi siya Philippine citizen. Let's say US citizen lang siya at nasa Pilipinas siya. Hindi naman siya allowed mag-stay na sobrang tagal dyan, diba? Well, to answer your question, pwede siya mag-apply ng or ng mag-petition sa'yo kahit nandiyan siya sa Pilipinas. Ang importante lang naman is masasagot nyo lahat ng correspondence sa inyo nung USCIS. Magi Kalamba, hello Vince! Finally, dito na kami sa Schaumburg, Illinois! Wow, congrats naman, Magi Kalamba! Welcome to USA! Ang lalayo na lugar dito, nanibago ako sa Alaylakan. Okay ba kumuha ng second hand cars or better brand new na lang? First of all, welcome to USA again. USA again, Magi Kalamba. Schaumburg, Illinois. Diyan yung mga tropa natin. Palagi, I think you're 45 minutes away from me. Medyo matrapi kasi papunta dyan. Kaya pero nalalapitan lang ako. Anyway, nung bago rin ako dito sa Amerika, layong-layo ako sa mga lugar. Naalala ko yung mga kaibigan dito or mga family. Siya sabi, hindi, malapit lang. Pagsakay sa kotse, parang ang layo naman. Hindi, masasanay ka. Promise. After a few months, sabihin mo, malapit na lang yan. Tapos marirealize mo na, wala sa Pilipinas, ang lapit lang. Pero sobrang traffic kasi, di ba? Pag i-compare mo dito yung, pag sinasabi nilang malapit, parang malayo siya sa atin. Pero pa yun nga, pag i-compare mo sa Pilipinas, ang lapit-lapit lang niya. Kasi dito, pag sinabing malayo, malayo talaga, guys. Pag sinabing malapit, malayo pa din siya, pero masasanay ka na lang. Kasi dito, lahat ng tao, nag-drive ganyan, pupuntahan mo, parang never naman nag-traffic ng grabe dito sa, dito. Kumpara sa EDSA, parang wal ako na experience sa ganun. Sa city traffic, pero it moving naman. So ayun, Magi Kalamba, Alaylakan. Ba naman Alaylakan? Ah, kasi kapag naglalakad-lakad ka sa ano, sa neighborhood. Ingat ka lang. I think Schaumburg is a nice town. Daming Pilipino dyan, by the way. Pag may nakita mga Pilipino dyan, pag nakita mo kung pag-alagala dyan, say hi. So yun. Going back to your question, okay ba kumuha ng second hand cars dito or better brand new na lang? Kung magaling ka naman tumingin ng kotse. Or, by the way, maski second hand yan, punta ka sa mga dealer kasi doon na-check na nila yun eh. Meron silang tinatawag ng mga certified pre-owned, ibig sabihin talagang sure na sure, 100% mint condition. Maganda. Parang yung ano yun, yung Lexus namin, certified pre-owned yun, 1 month lang siya na
Well, hindi siya considered brand new kasi meron nang may-ari sa kanya 1 month lang daw. So, okay naman, wala namang problem. So, I don't see anything wrong with purchasing a second hand car. Pero kapag bibili ka ng second hand car sa mga yung hindi kilalang ano, yung parang dyan-dyan lang talaga sa tabi-tabi na. Medyo sketchy yung ano. Wag yun kasi hindi mo alam saan galing. Kim Crisostomo, good luck sa studies, brad. Oy, Kim! Classmate, thank you naman. Mag-aaral-aralan na naman ako. Yan, kaklase ko si Kim sa FEU. Those were the days, girl. Those were the good days. Those were the good days. Anyway. Uy, pero ngayon, grabe yung accounting ko ngayon. Ang taas ko, guys. Kala mo naman. Bobby. Dati, hirap na hirap. Papadala. Dami rin sabi. Anyway. Jandel Di Mayuga. Thanks po, Kuya Vin, sa pagsagot. Hehe, parang accent lang po pala ng Tagalog sa NCR kumpara sa Tagalog accent ng mga taga-Southern. Hindi siya Southern dito, guys. Ano siya? Southern. Taga Southern Luzon, like Batangas or Quezon, yung accent dyan. What? By the way po pala, ano po pala ang napansin yung cultural difference po sa college dyan compare sa Pilipinas? Na-mention nyo po sa past vlogs nyo na nagtitake po kayo ng MA. Hindi MA. Hey, MBA. Master of Business Administration. So yeah, I'm taking MBA. Online lang siya. Hindi naman ako in campus. Kasi actually may choice na pwede kang in campus wherein sa classroom ka talaga. Ayoko nun, guys. I'm a busy person. Alam nyo yun. Nag-MBA ako online pero meron akong option to go there. Siyempre, meron ako access kasi doon ako nag-aral sa university. And ang ganda ng university, guys. Kakaiba yung mga university dito. Parang, alam nyo yung pag nanonood kayo ng movie kapag spring break, bago mag-spring break pala, amin ka sa college, ganyan. Hala! Ang ganda, parang nanonood ka lang ng movie or series eh. Pero hindi, totoong nag-aaral ako, guys. So yun, anyway, going back, MBA, ano bang cultural difference? Nakikita ko kasi, parang iba yung iba dito kasi karami, lahat ng college student dito, kailangan mag-aral. Unang-una, sobrang mahal ng college dito. No wonder why, ang dami nating mga kababayan Pilipino, yung mga anak nila, hindi man lahat, yung iba, pinapadala sa Pilipinas, yung mga anak nila kasi mas mura. Paaralin, like paaralin nila sa Lasal, sa Ateneo, okay lang kasi mas mura sa Pilipinas kumpara dito sa Amerika. Sobrang mahal. And I'm one of them now. Hindi naman ako pwede umuwi ng Pilipinas para mag-masters la ulit. Malamang andito na ako. Ako na magsasabi sa inyo, guys, sobrang mahal. And yung itong school ko, hindi ko pa sinusuot kasi, sinuot ko siya minsan, gumawaril. So, tingin ko lang kapag grumaduate na ako, parang hirap na maipalandra. Sorry, feeling ko, kakasimula mo lang. Anyway, okay lang. Wala naman issue dun. Ano bang cultural difference? Wala, kasi yung dito naman sobrang diverse. Ang daming Asian, daming Latino, Hispanic, merong black, may white, iba-ibang lahi naman. Kaya parang mga klase ko, actually marami akong klaseng iba-iba. Parang may nakita akong Pilipino kasi apelido niya, parang pang-Pilipino yun, tsaka yung picture niya sa university, profile parang Pilipina, babae pala. Marami akong classmate na Indian, marami akong classmate na maputi, tsaka itip. Iba-iba, from different walks of life. Hindi ko alam. Then, Jello Valladolid, hello Vince, ang ganda ng backyard mo. Thank you! Talagang pinagandaan nyo dyan sa US ang Halloween. Shoutout naman sa anak ko, si Altea Briana. Shoutout to Altea Briana. Ayan. Brands Jello Valladolid, pwede ko pala kayo i-tour. I-tour dito ulit sa bahay. Papakita ko sa inyo yung mga pinagandaan namin para naman ma-document ko na rin. Kasi after, today is, Today is October 19. Mapapanood nyo to sa Saturday, October 21. Or kung hindi ko ma-upload agad, 22. Pero tatry ko yung best ko na upload ko ng October 21. Ito-document ko para syempre ma-save ko naman kung ano yung mga pinaggagawa namin sa Halloween 2023 para pag 2024 na, 2025 makalook back ako, sabi ko, ano nga ba yung mga decor natin ng 2023, pwede kong panoorin or pwede natin panoorin lahat itong vlog na to. Ay, hindi pala ito sa susunod kasi iba itong vlog na to, puro Q&A lang at sobrang haba na, pero Brands Jello Valladolid, ito-document ko, wag ka mag-alala. Tour ko kaya mga pinaggagawa namin itong decor sa bahay. Pero kung nakafollow kayo sa akin sa Instagram, in-story ko naman na, actually nag-upload na ako ng reel about sa Halloween party namin. Actually, dalawa yung Halloween party namin dito. Yung unang Halloween party, wala lang. Kasi ako, alam ng mga kaibigan ko or yung mga nakakilala talaga sa akin, ayokong pinagmimix yung crowd. Basta iba, magkakaiba yung party. Yung last week na party, party yun ng tropa namin. Tropa namin ni Commander. Tapos yung next, mostly tropa ko. Naging tropa na rin ni Commander. Pero again, hindi namin pinagmimix yung crowd. Unless, siguro nga, kasal or yung binyagan. Yung talagang kailangan na malaking party. Pero pag ganitong Halloween party lang kasi, ayoko yung pupunta ko sa ganitong table, pumunta naman sa kabilang table. Alam mo yun, parang hassle. Gusto ko pag nagpa-party rin ako, chill lang din ako, is what I'm saying. Yun lang yun. Sa dami ko sinabi, ayokong ma-hassle. Ayan, kaya magkahiwala yung party. Ang weird ng tawa. Pata ko ganito mo. I-follow nyo ako sa Instagram kasi doon nyo unang makikita lahat ng gana. Pero doon again sa Instagram, mostly English. English lang ako doon kasi karamihan ng followers ko ay
US. At doon ko ina-upload yung mga collabs ko sa US brand. So, nandun talaga yung business. Ito yung personal. Itong YouTube ay yung personal. At sa Facebook, by the way, napapanood pala to sa Facebook, guys. Villaber John Ray. Kuya Vince, kung okay lang sa'yo, okay lang ba gawa ka ng content regarding sa taxes na binabayaran mo dyan sa US, including insurance that are automatically deducted to your salary and how much yung take-home salary mo. Take-home salary talaga. Overall salary tax after taxes per month or yearly. I've seen a lot of contents about it, but I wanna know your personal experience. I'm just really, really curious, yun. Okay, last na to. Medyo mahaba pala yung vlog, guys. And sa editor ko, magagalit. Wait lang. So, Villaber John Ray, ito yung mga normal na deduction sa paycheck. Napacheck tuloy ako. Pero hindi ko sasabihin yung exact amount. Siyempre, parang weird naman nun. Merong mga content creator, may mga YouTuber ba na nagsasabi ng exact amount? I find it stupid. Ay, joke lang. Hindi ako, ako lang ba? Is it just me? Or, ang weird na sasabihin, ang nagsasabi nung sweldo. Anyway, eto na nga yun. Yung normal is federal withholding, which is yun nga, federal tax. Dalawa kasi dito, guys. Sa Pilipinas, I remember, parang isa lang yata yung tax. Dito, dalawa. Merong federal, which is yung for the federal sa buong US. At isa, merong sa state. So, meron akong federal withholding. Meron din akong Illinois withholding. Kasi nasa Illinois ako, guys. So, magkahiwala yun. Diba? Ang diba? Dun palang grabe ni. And then, dito, meron din yung tax status mo kung married ka or single. Single ba? Single by term? Or head of the family, parang ganun. Tapos depende rin kung meron kang dependent, like yung mga anak. Ah, meron din dito federal MED or EE. Hindi ko alam kung ano siya. Pero I think that's Medicare for kapag tumanda ka na. Yun yung magiging healthcare mo. So, nung bata ka pa, kapag tuloy-tuloy ka nag-work, tapos tuloy-tuloy merong kaltas yung... In short, kapag meron kang regular contribution sa Medicare mo, nung kabataan mo, eh siguro magiging, hindi mo sagana, pero I think makukover niya yung katandaan mo. Ayan, ganyan. Meron din dito yung federal OASDI. OASDI. Ano yun? Parang yun yung social security. Parang SSS sa Pilipinas. So, ganun din yun. Sa retirement, isa rin yun sa mga retirement benefits. Kapag regular kang may contribution, siguro magiging comfortable yung pagkatandaan mo. I hope. So, sa akin, apat yung nakikita ko dito na tax deduction. Federal withholding, federal Medicare, federal OASDI, social security, and yung Illinois withholding, which is yung state tax, yun yun. Meron ding ibang mga before tax deductions, in short, yung iba pang deduction, other than tax, 401k. 401k is retirement din siya. Para siyang savings account na magmamature on my retirement age, which is, tama ba? 67 yata dito sa US eh. So, kapag 67, nag-declare ka na ng retirement mo on the retirement age, which is 67, makukuha mo yata siya ng full at yung earnings kung meron mang kinita yung 401k account mo, so retirement savings account, parang ganun. Meron ding dental insurance, which is isa, anong, malamang ngipin, gaganun, isang ngipin. And then medical or yung HMO sa Pilipinas, meron din kami nun. Hindi siya libre, guys, dito walang libre. Binabayaran talaga yun. Yun yung pwede kong sabihin sa inyo. Ang laki ng binabawas sa sweldo ko kasi sa amin, quincenas kami, diba, 15-30 na swelduhan, ganyan. 300! Ang laki ka. 300 yung binabawas per paycheck. So, binabayaran ko sa insurance or yung HMO. 600 per month. Ang laki-laki nun. I promise. Tapos, kapag nagkasakit ka pa ng hospital, ka hindi pa rin libre. Kasi, kapag wala, let's say, wala ko nitong insurance. Let's say, wala kanyang insurance na yan. Sobrang mahal ng babayaran mo sa hospital. Pero, since may insurance daw ako na binabayaran ko 300 per month, mura na lang yung magiging bill ko sa hospital. Ah, yung transit ko, yung transit, I mean, yung transportation ko, yung Octopus card. Sa Singapore ba yun? Nalimutan ko. Yung, ang tawag dito sa amin, Ventra card. Yung, ano yun? Commuter card. Hindi rin siya libre, pero pre-tax siya. Ibig sabihin, hindi siya natatax. Binabawas, hindi siya libre, binabayaran ko siya. Pero yun nga, again, hindi siya kasama sa computation ng tax. Pero yun, voluntary yun. Nasa sa akin naman kung kukuha ko nun. Pero since nagkukumute ako, diba? Ito pa, meron pa pala. Ito, puro voluntary na ito mga pinagkukuha ko. Merong accident voluntary para in case ma-accidente ako, diba? Hindi mag-iisip yung mga tao. Merong critical illness kapag na yung critical illness na benefit, ganyan. Hindi yun libre, guys. Tapos kapag na-hospital ka, iba rin yun. Life insurance, merong 24-hour accident. Iba-iba. Grabe, ang dami pala. Bawasan ko kaya to. Yun lang. Yun yung mga normal. Hindi ko lang sinabi yung amount, syempre, kasi baka may mga tumasang kilay. Pero seryoso, guys. Medyo, syempre, confidential yun. Ano ba? Okay. Ano pa? So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Kung tinapos mo tong vlog, thank you so much. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button. Again, nag-upload ako ng vlogs ko every Saturdays, 12 to 1 p.m. Manila time. Kung meron kang tanong anything about Buhay America, parang may nakain ako something. Kain tayo. Not sponsored. Pero...
Kung meron kang tanong anything about Boy America, comment down below. Don't forget to like and share this video. Again, napapanood nyo to sa YouTube and sa Facebook. If hindi ka pa naka-follow or naka-like sa Facebook, please follow me on Facebook. And if you want to connect with me, please check out and follow me on my social media accounts at magkita-kita tayo on the next vlog. Peace!